Hello everyone, welcome to the Pechay Show Season 3. I'm your host, Sharee, and in this podcast, we talk about everything and anything about sex and sexuality. Pero wait lang, parang may mali. Wait, ulit. Hello everyone, welcome to the Pechay Show Season 3. I'm your Kapechay Sharee. And I'm your long-lost Kapechay Jan. In this show, we talk about everything and anything about sex and sexuality, love and relationships, because we believe makulay ang buhay sa sinabawang pechay. Yay! Oh my gosh. It's been a while. Kamusta ka? Hindi ako mapaniwala. Kamusta? Buhay ka pa ba? Buhay pa naman. Ano pa naman? Makulay pa naman ang buhay sa sinabawang pechay. Para ang weird na guest ako. Diba? Sinimal? Parang... Oo, yung pangalan mo nasa title card ng episode. Parang ako ni isang episode, wala yung pangalan ko. Sa artwork, hype ka. Oo, pa-importante yun, di ba? Ikaw, kumusta ka? Okay naman. Alam mo, matagal man ako nawala. Parang nakita ko na... nag-flourish talaga yung pechay. Alam mo yan, parang naisip ko, parang... No! Ay, nung nawala ako, mo ituloy yan. Nag-bloom. Ako ba yung ano? Ako ba yung weed nung pechay? Parang biglang nagra-rank ka. Tapos parang... Ikaw yung... Tao, parang, ay, wala na si Jan. So, makikinig na kami. Diba? So, kung sino yung mga tao, yung mga animal kayo. Hindi. Kasi dati, wala pa tayo sa Apple. So, ngayon, nandito. Ganun lang yun. Oo nga. So, basically, nung umalis ka, sinipag akong ayusin yung mga technical shit. Kasi wala na akong ibang aasahan. Kundi yung sarili ko. So, naka-ano ba? Parang, ano yung highest rank na nakamit? Nakamit? Sa Apple. Nakamit. Nakamit. Sa ano? Ng show top 2 sa Philippines. Oo. Tapos yung may isang episode na nag number 1 yung alter episode. Oh. Talaga? Oo. Bongga, ano pa man. Oo, ano pa man din yung, 'di ba, usapang alter na baka ano ba, napaka timely dahil dun sa movie. Mm. Pero syempre yung topic natin ngayon, I mean exciting the altar, pero mas exciting ng altar world. Oo, I think. So ang pag-uusapan natin ngayon ay open relationships. Mm-hmm. And since matagal kang naglaho, yes. Ikaw yung tatanungin ko na ano sa sarili mong kaalaman at experience, paano mo ma-i-define ng isang open relationship? Sa sarili kong experience, para sa akin hindi ko alam yung mga technicalities, pero based on my experience, parang ano siya, pwedeng may dalawang aspects na involved, like parang nasa exclusive relationship ka with one person, but parang free kayo na nakikipag-sex sa iba. May sexual relationships sa ibang mga tao. Although, I think na for every couple na nasa... I think yung term na open relationship, napaka-broad niya. At parang bawat couple, pwede nila siyang i-customize. Depende kung sa rules nila. Like, pwedeng sexual relationships lang, or not even relationships, pwedeng ano lang, parang mga one night stands lang, hindi pwedeng, baka may ibang couples, hindi pwedeng parang paulit-ulit sa isang tao, baka may mga ganong rules. So, para sa akin yung open relationships, it's a broad term, but kung may dalawang mahalagang keywords na i-define ko siya, may freedom to engage in sexual activity with others, or pwede rin emotional kemeru with others. Open, baka may ganun din na open relationship. Depende sa... Hanap mo. Hanap ng couples. Kung anong kailangan nila. Okay. Feeling ko. Okay. So, ikaw. Pinag-aralan ba itong topic mo? Baka naman di... Grabe naman yung pinag-aralan.
I mean, tama ba yung ano, definition yung ano ko? Nagbasa-basa naman ako, pero tama ka na iba-iba siya, parang parang ano lang yun eh. Parang BDSM. Parang broad term siya, diba? Iba-iba yung meaning niya sa iba-ibang tao. Pero lahat yun, valid na form of BDSM. Yeah, so true, parang true. So parang yung open relationship, case-to-case basis siya. Pero siguro yung may isa siyang, anong tawag doon? Unifying aspect, which is yung openness. Na hindi lang yung kayong dalawa. Hindi siya hindi yung typical monogamy na alam natin. Oo. Like, baka pwede siyang, pag kasi monogamy, parang one, ano yung gami? Partner? Tama ba? Pwede kaya na parang monogamous sila, pero open relationship. Parang, it doesn't mean na open relationship sila, hindi na sila monogamous. May mga monogamous, tama ba ako? May mga monogamous couples na open relationship. Kasi, I mean, sila lang dalawa in the relationship. Gamos pero pala. Pero, nakipag-sex sila sa... nakikipag-sex sila sa iba, ganon. Means marriage. Pero feeling ko, hindi na lang sa marriage ito. Oo, hindi na siya ganon, di ba? Parang in relationships in general. Oo, relationships, di ba? So, yun yung naisip ko. Parang open relationship can be... I mean, monogamous couples can be in an open relationship where parang sila lang yung... Sila yung center nung... Yung center nung anumang meron sila. Tapos freely lang sila nakipag-sex sa iba. Ganon. But at the end of the day, sila pa rin dalawa. Parang ganon. Yun yung idea ko. So, yeah, yung sabi mo nga, it's a broad term. Parang umbrella term siya for different kinds of... Have you had any personal experience with open relationships? Parang meron. Parang? Kaya nasabi kong parang meron. Oo, kaya nasabi kong parang meron kasi hindi siya ganong katagal nag-last. Okay, so parang ganito kasi parang... Well, may yung experience ko dati na parang nasa monogamous relationship ako tapos parang parang may namit akong ibang tao and then naglandian kami, ganun. So parang basically parang nag-cheat ako, ganun. Tapos yung parang doon ko na-realize na parang hindi naman may kulang, parang naisip ko lang na parang may gusto ka. Masyadong ano yung relationship. Oo, parang masyadong maayos. Alam mo, parang smooth sailing na masyadong siyang stable. Okay. Kasi diba may sinasabi nila, para yung stability minsan parang inversely proportional siya sa desire, erotic, ganun. Right. So parang yun, biglang may namita ko, parang yung tao yun, parang na-inspire yung erotic side. Tapos dahil dun sa experience na yon parang dun, ako nag-propose sa partner ko noon na parang, ba't di natin explore? Ba't di natin itry na like, maging open sa relationship natin? And for a few months, ayun, parang tinry namin na ganon. Actually, dahil siguro bago siyang experience for me, ang daming challenges. Hindi siya madali, honestly. Hindi siya madali in the sense na, dahil sanay tayo sa monogamous setups na parang alam na natin yung rules, bata pa lang tayo, kahit na nga wala tayo, hindi pa tayo nagkaka-boyfriend, nagkaka-girlfriend, alam na natin yung rules ng monogamy. Diba? Parang familiar na tayo kasi parang bata pa lang tayo na-engage sa atin na ganito yung monogamous relationship. Then all of a sudden, meron itong bagong system of doing things, tapos itatry mo. So expect na parang the first time you try it, it's not gonna be parang perfect. As with everything naman, lahat naman the first time hindi siya perfect. Ang daming challenges, it can be messy, it can be painful, it can be hurtful. May mga couples na parang sinasabi lang nasa open relationship. Sila, tapos parang perception natin, wow, ang open-minded naman. Wow, ang progressive na. No. Based on my experience, marami pa ding negotiations between those two people. May mga rules din siya. Like monogamy. May tendency ka may risk pa din na makasakit ka. Right. So, hindi siya parang solusyon sa monogamy. Tapos parang masaya na kayo. Alam mo yon. Magical. Masaya na kayo forever. Hindi siya ganon. It's a totally different kind of, there are totally different pros and cons. Parang ganon. Okay. As compared to monogamy. Ganon siya. Based on my experience.
Wait lang. Wala, wala akong ano, experience. Alam mo, nakakatawa kasi parang alam mo na ang tagal kong single for the past over 1 year, past year. Mm-mm. Tapos sabi ko, I think kung hindi ikaw, isa sa mga friends natin nagtanong na nakikita ko ba daw yung sarili ko mag-serious, para magko-commit sa isang relationship someday. Mm-hmm. Sabi ko, oo. Pero feeling ko, if ever, nasa, parang open yung setup namin. Sabi ko. Uh-oh. Pero ngayon, parang ayoko. Parang hindi ko siya carry. Uh-oh. Parang ang hirap niyang embody. So, ayun lang. Oo. Ako parang, hindi, marami na sad na parang, okay, open-minded ka, ganito ka, ganyan ka. Pero, I mean, ano lang siya, guys. Hindi siya madali. May mga challenges pa din siya. I mean, gano'n man ka-progressive yung tao, gano'n man siya ka-talino, kunwari, gano'n siya ka-open-minded, gano'n siya ka-ano, hindi siya, ano, mahirap pa ding i-shake off lahat ng mga, ano natin. So, if hindi you're Pilipino. Really into it, you have to, ano, pag-aralan siya, you will make mistakes, ma-hurt kayo. And, yun, ganun siya. Okay. So, based sa mga sinabi mo, parang nakita natin yung scary side, meron ba siyang fun side? Okay. Fun side, oo. Kasi, I mean, lahat naman, may fun side, may not so fun side. Pero, okay, dun sa fun side, open relationship, syempre, para siyang smorgasbord. Alam mo, parang, para siyang yakimik. It's all you can. Na, kasi, pag nasa monogamous ka, nasa monogamous relationship ka, merong guilt na kapag attracted ka sa iba, pero you can't act on it. So, may guilt at the same time, there's that feeling of unfreedom na parang, you can't act on your desire. Kahit na, alam mong, it's just a desire. I mean, pag you act on it, nag-sex na kayo, tapos na, mahal mo pa rin yung partner mo kahit nakapag-sex na sa iba. Pero sa monogamous relationship, ang rules hindi pwede dahil parang sex, love, romance, dapat sa isang tao lang. So sa open relationships, I mean, you can, may segregation yung love, desire. Tama. Yung dalawa. Nako-compartmentalize ninyo yung mga ganong thingy. True. Okay. Oo, yung needs nyo, parang mas clear. Kung if you feel like, parang may natra ka dito sa tao na to, kung may pag-sex sa kanya, depende kung ano yung rule nyo, kailangan ba magpaalam ka, kailangan bang bago ka makipag-sex, depende kung anong rule ng couple. Oo. So, that ang point, walang ganong masyadong guilt, hindi siya ganun kas, may freedom ka, and yes, you can act on that desire. So, yun yung fun part. You won't feel na parang you're the most evil person in the world kasi you have this desire for another person, ganyan. And who is not your partner. So, may ganon na ano, parang emotional, parang walang burden na ganon emotionally. Siyempre yung sex. I mean, yung podcast na to, dami na nating napag-usapan about sex na, ano pwede mong gawin dun sa, you know, yun pa yung maganda, syempre iba't-ibang tao yung pwede mong makasex, try many things, di ba? Yeah. So, I mean, let's be realistic, parang sa couple, sa partner natin, I mean, bombarded na kayo ng mga obligasyon nyo sa isa't isa, everyday, like, mga domestic obligations nyo. And minsan, let's admit it, parang hindi na natin magawa yung mga sexual obligations natin or minsan may mga gusto tayong gawin na hindi trip ng partner natin. So, instead na parang i-ano mo siya na may pressure kulang mo siya. Sa kanya. Oo, i-pressure mo, i-ano mo. So, mali-resent mo siya. Mm-mm. Mag-ano kayo. So, iba sa iba yung i-channel. So, madami siyang advantages. Yeah. But then again, sabi ko nga, it really takes a lot of parang pag-uusap, communication, mahalaga siya. Mm-hmm. So yon. So yun true. Yung kasi, fun part. Para kasing hindi nare-realize ng maraming tao, lalo na yung mga nagko-commit sa isang relationship, tapos yung nakikita na nila is yung panghabang buhay. Alam mo yun? Oo. So, tine-check nila yung mga sa checklist nila, usually, maayos yung pamilya, maayos yung trabaho, yung personality niyo, nagja-jive.
pwedeng mm-hmm. religion, politics, ganyan. Mm-hmm. But minsan kasi, hindi nila na-check yung sexual compatibility. Oo. I mean, okay, madali naman ang mag-sex. Kahit sino Uh-oh. Pwedeng mag-sex at mag-enjoy. But, minsan kasi, may mga gusto kang gawin. Yun, mga Uh-oh. Kinks, mga fetish, mga preference, True. Na hindi kayo parehas ng gusto nung other person. Uh-oh. So, kung Uh-oh. Nagkataon na pareho kayo ng gusto, parang good job. Good sa, for you. Kung, Uh-oh. Pero kung hindi, dun possible na magkaroon ng resentment kasi hindi na ako pwedeng, hindi ko siya, never ko na siya ma-experience kasi bawal na ako makipag-sex sa iba. Tapos, or other way around na hindi ko mabigay yung gusto ng partner ko. True. Kasi, alam mo yun? So yung gagawin gusto mo, parang, pala niya, gusto pala niya, apakan mo siya. Ayaw mo naman. Apakan mo siya. Coprophil, yun, ano yung parang jabs ko. True. At yung tendency, parang yung iba, parang gagawin nila, itatago nila. Alam mo yun? Na syempre, later on, malalaman, may magkakasakitan. Or kahit na sabi natin, you manage to keep it a secret or parang kinimkim mo siya for a long time. Parang, mm-hmm. ang lungkot naman ng life mo kasi hindi mo na-fulfill yung desires mo. Bakit pa tayo nabuhay, di ba? Oo. Parang pinapromote natin. Hindi. Ito na naman yun. Ang sinasabi lang namin sa kanila, parang guys, yeah. When you feel na parang you love someone, dun sa mga couples lang na when you feel na parang your back's pressed against the wall, tas parang dead end, wala kayong makitang way out kasi parang you have desire but you can't act on it because you're in a monogamous relationship, blah, 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 blah. It's, as sabi lang natin, there's a totally different, there are other possibilities which you can explore right. as mature couples. Alam mo, parang pag-usapan nyo as adults. Na pwedeng judgment-free zone siya. Na pag-usapan nyo na pwede nyo i-consider na gawin sa relationship nyo or gawin siya for a limited time. Ano yun? Parang... Limited edition. True. I mean... Malay mo. Communication lang pala. Malay mo. True. Nung in-open mo, yung parang feelings, neutral. Bet din pala ng jowa mo. God. I mean... And yung isipin sana nila, yung mga relationships na, yung model of relationship na tumatak sa isip natin, ano yan, it's not set in stone. Hindi yan galing sa salita ng, I mean, hindi ako Catholic ah. So hindi siya galing sa Bible, tapos parang may rules. Okay, this is how a monogamous relationship should work. Saka, my God, yung sa true lang tayo. Oo, I mean, tao tayo, let's accept na we're animals, okay, creatures okay, ito na, true, ito na lang. Okay, so, na-feel mo yun. Nasa, parang na-feeling mo dead end ka, tapos ayaw, hindi mo pa kinomunicate yung feelings mo na yun or yung mga desires, mga gusto mo sa partner mo. Mm-hmm. Sabi natin, iniisip mo, ayokong sabihin sa kanya kasi i-judge niya ako or magagalit siya or mag-aaway kami or iiwan niya ako, parang ganyan. Ma-hurt siya. Yeah. So, okay, sabihin natin, huwag mo munang sabihin. Isipin mo sa sarili mo na kaya mo bang panindigan for the rest of your life. Sabihin natin nasa 20s ka, nasa 30s ka. Hanggang mamatay ka. Kailan ka mamatay? 60, 70? Ilang taon yun? Ikim-kimin mo yung mga pagnanasa mo. Oh my God, I cannot. Parang, shit. True. At hindi ka masaya. Kimkimin mo. At magmamanifest yan sa ibang paraan na hindi maganda. Alam mo, parang kasi hindi mo ma-express yung desires mo, maka-apekto yan sa ibang aspects ng buhay mo. Hindi mo napapansin. Pero lalabas sa pores mo. True. Diba? O parang bigla, lalabasan ka kulay black. Oh my God! Or lalabasan ka tapos may blade. Hindi. Yung lalabas tears.
Oo. Kasi malungkot siya. Alam mo yung kanta nung ano? Ano yun? Giniling Festival. Giniling Festival. Payag yung ka. Payag, payag ka. Girlfriend mo si Angelina Jolie. Pero ihimo may blade. Ihimo may blade. Oo. Magiging ganon. Ganon yung nangyayari. Great song. So yun. Oh my God. Parang feeling ko na parang inaano natin sila, parang binibigyan natin sila ng existential crisis na feeling ko ano to, ano ba yung date ng release nito? December ko, December 2 national ano open. Parang open relationship day kasi lahat ng mga magjowa uh-huh. Nag-usap sila kaya kasi nga parang, parang dami listeners. This is the start of a revolution. Parang biglang kinabukasan, nag-fall apart. Polyamorous na lahat. Parang biglang or nag-break sila. Wala nang magmamahalan. Oo. Wala nang nagpakasal. Ganun. Ay, okay. So, tapos nag-fall apart yung society dahil sa atin. Parang nabiglang nabukas yung isip ng mga bagong taon. Bagong era. Nga. Parang shit, nasunod siya sa history books. Na on December 2, 2020, sa isang The Pechay Show. The Pechay Show. Disgusting. Ang isipan ng mga tao at nabuwag ang simbahang Katolik. Yun lang pala. Podcast lang mala yung sagot. Sisira sa simbahang Katolik. Diba? Natalo natin yung mga wars, mga religious wars factions. So kanina, nabanggit mo yung mga rules. Mm-mm. Ano yung mga examples ng rules na nagkaroon ka nung nasa open relationship ka? Okay. Isa doon, walang mag-uuwi sa bahay natin. Bastos naman. Parang huwag siyang i-contaminate ng ibang, may ganong rules. Huwag kang mag-uuwi dito sa ano. Safe space to. Space ninyo pa rin yun. So, gawin mo sa labas. I think, pwedeng gumamit ng apps. Pwedeng gumamit ng apps. Hindi ko na maalala yung iba. Pero, yun yung parang pinaka naaalala ko. Wala namang... Di ba parang iba-iba yung setup tulad ng sinabi mo kanina? Mm-mm. Yung iba nagpapaalam tapos ini-inform yung partner about yung mga extracurricular tapos yung iba, don't ask, don't tell. Mm-mm. So, alin dun ikaw? Oo. Okay. Usually, yung gusto ng... Hindi ko alam ah, pero parang ako, base sa, ano ko lang, sa, kasi may mga nakakausap din ako na ganun yung setup, ganyan. Base sa ano nila, sa mga kinakwento nila, parang majority, gusto nila parang, ano, parang transparent. Sinasabi lahat ng details. Actually ako, mas gusto ko yung hindi. Mas gusto ko yung, kung ano yung ginagawa ko dun sa labas, parang sa akin lang. Ayoko siyang part nung relationship. Ayoko siyang part. Parang kung anong ginagawa ko doon. Sa akin lang yun. Basta susunod lang ako doon sa mga rules. So, yun yung mas gusto ko. Kasi parang, para sa akin, Sa'yo. Tinatry ko yun, nakipagsaks ako with other people. Parang, escape siya from... Relationship niya. In this relationship. Alam mo yan, parang hindi siya ako... Gets mo? Parang ganun siya. So, yeah. Yun yung ako. Yun yung parang mas prefer ko na ano. Basta dapat clear yung rules. Pero you don't have to tell me. I don't need to know. Wala akong pakialam. Ganyan. Kung sino siya. Ganyan. Basta, I mean, sumunod ka lang dun sa ano. Or parang gubakap sino yung threesome sila. Kasi yung iba, parang pinapakilala ba? Diba? Pero I think yung mga ganun, commonly, hindi lang sila hookups. Yes. Parang ano, feeling ko polyamorous na sila pag kailangan mong ipakilala yung boyfriend number 2, ganyan. So, nagsiselos ka ba? Or yung partner mo? Do you get jealous? Yung based on my past experience, meron pa din. There will be jealousy. Kahit clue lang, kahit kunwari, late kang umuwi, yung partner mo, late siyang umuwi, ganyan. Tapos parang, alam mo na kung kahit hindi niyo pag-usapan, alam mo na kung saan siya nanggaling, ganun. May feeling pa din ng ganun. Pero hindi ko alam kung eventually masasanay kayo. Hindi ko pa alam.
kung yun yung tanong, pero definitely may jealousy pa din na may jealousy kayong ma-feel pag tinry nyo siya. Kailangan yung i-manage nyo yon kung paano man sa hindi ko alam. Ako, feeling ko yun yung number one reason kung bakit hindi ako pwede maging mag-open relationship. Baka yung akin ay akin. Oo, di ba? Yun nga, kahit actually kahit sa mga pinaka-open-minded na tao, promise may ano pa din, may jealousy pa din kahit may pa din, konting chok pa din. So kunwari, informed ka or aware ka or may general intuition ka right now, nagde-date siya, anong ginagawa mo? May ginagawa ka ba? Or go on lang sa buhay ko. hindi ako affected. I mean, syempre may isip mo, pero go on lang. I mean, minsan ako pa nga yung kasi na parang i-encourage ko pa na, uy, lumabas ka, pag-date ka, may mga pag-date ka nga. Iba. Ganon. Hindi ko alam. Oo, hindi, depende pa rin siya sa, depende siya sa tao. Pero ako yun, hindi ako, go on lang. Hindi ko siya, hindi ako parang naghihintay. Keren. Na, makaubo. Oh my God, parang naka-duster ka sa may pinto. Oh, oh. Tapos, karga-karga mo yung anak mo, hinihintay mo yung asawa mo. Oo, parang, saan ka nang galing yan, charon? Walang ganon. Or, alam mo yung mga isa movie, yung lampshade na lang yung nakabukas, tapos, nakaupo ka dun sa couch, tapos madilim na, tapos, either, umiinom ka ng alak or scotch, parang brandy, ganyan. Uh-oh. Tapos, pag, tapos dahan-dahan siyang papasok, saan ka nang galing? Telenovela. Oo, walang ganon. Ako, wala akong ganung drama sa buhay. Paano kung na-in love ka sa ibang tao? Okay. May feelings. Actually nangyari siya. But it's okay. Ibang tao, different tao, hindi ko na i-elaborate, pero nangyari siya. Pag nangyari 'yon, matindi siya. It can bring the relationship to a different path, gano'n. Kasi, kunwari, syempre monogamous pa din kayo, kayo partners pa din kayo. Pero pag ikaw na in love ka na sa iba, siya eh, forking path siya na madaming pwedeng puntahan. Kapag decide nyo na, pwede nyo i-decide na, okay, why nyo try na kayong tatlo? May mga ganong couple, pwede nilang try yon. May mga couple na parang hindi nila kaya, so magbe-break sila. So, mag-iwalay sila. So, yun yung ano, path. Merong couples na parang itatry na may isang polyamorous tas parang monogamous yung, alam mo yun, madaming pwedeng mangyari. But the point is, pag nagkaroon ng emotional chemistry with your mga kahook, dun sa isang kahookup mo ganyan, anong gusto mo mangyari? Gusto mo bang, do you want to act on the emotions? Ganon? Anong gusto mo mangyari? So, ikaw, nandun sa taong na in love, kung anong gusto niyang mangyari, kung ano yung mapag-desisyonan niya. Ako, personally, yung napag-desisyonan ko, tinry ko na parang mag-work among us, ganyan. But, it's very challenging. And, it's a painful process. And it takes a lot of energy. So, yun yung base sa experience ko na madami pwedeng kahinat na. Yeah. So, parang yung ending is depende kung ano yung pipiliin ninyo. Rin, diba? Tapos, yung mahirap pa doon, tatlo na kayong mag-uusap. I mean, kung i-involve mo tong isang tao, kung yung original ngayon, partner mo, kayong dalawa lang, pwede naman. Oo. Pero, kung i-involve mo siya. Depende kung ano yung magiging agreement nyo. So, ayun, madami. Mm-hmm. Madaming possibilities. So, speaking of madaming possibilities, ano ang masasabi mo about the importance of scheduling pagdating sa open relationship? Scheduling. Kasi eto, na-experience ko na nung single ako nung mga college ako ganyan. Na-experience ko na parang magkaroon ng hookups na dalawa magkasunod. Doon pa lang challenging na siya. Kasi kailangan measured yung kasi may specific time kayo oras. So, dapat hindi kayo lumampas sa ganong time. Pero, kapag open relationship, may mga obligation ka sa bahay. At the same time, may obligation ka to yourself, to your desires, ganyan.
And yung may freedom ka to do it. Mahalaga siya. Feeling, super yeah, mahalaga. Feeling ko, mas mahirap to kung more than one yung, yung parang outside ng relationship mo. Oo. Parang, ako naman, parang, gano'n ka ka-horny at dalawa or tatlo sa isang araw. Diba? Parang pwede namang once a day. Diba? Okay. Parang, try mo na lang once a day. Huwag nyo lang try namang tatlo sa isang araw. Parang, I mean, guys, hindi lang naman, I mean, this podcast is about sex, pero I mean, may iba namang pwedeng gawin. May iba ka namang sigurang interest pa na pwede ka namang manood ng Netflix, gano'n. Alam mo yun, parang, I mean, yung, para saan kasi, yung sex desire, ganyan, yung, it's just as, ano, a small part of all our lives, life experiences. Mm. It's an important, it's small, but an important part of all our life experiences. So, alam mo yun, parang, use your experiences as inspiration to create something, like, create, write, ano, magsulat ka, create art, mag-gawa ka ng music, gawa ka ng whatever, express yourself, tapos gamitin mong inspiration, mga experiences mo. Oo, yun, parang, para sa akin, sex is, ano, my desires are not ends on themselves, kung may ganun mang term. Parang, at the end of the day, para sa akin, yung sex is something na ginagamit ko to cultivate myself, and at the same time, to create something. Mm-hmm. And ako, yung ano ko, yung art, quote-unquote, art ko is magsulat. So, ganon. Ganon, parang gamitin nyo yung experiences nyo. Wag lang nyo siyang gawin dahil masarap. Gawin nyo siya and then try to do something, na, try to create something out of it. Parang ganon. Ikaw ang bahala. Parang ganon. So, yun. I mean, huwag naman yun namang araw-araw and maghanap kayo ng ibang interest. Parang, bakit? Tipong ano, no, parang every day of the week, ibang tao, tas laging honeymoon face sa lahat ng mga yun. Oo, which is masaya just naman siya, diba? Masaya yun, masaya yun. Yeah, okay. Masaya naman siya, pero yun lang, parang, ako kasi parang inisip ko, okay, after you act on your desire ng pag-sex kasi ba, what happens next? Parang tama. Sa next na ba? Sa susunod na tao na? To me, there may ano dapat. May, kumbaga, merong, anong tawag doon sa term na yun? I-process mo siya. Briefing ba yun? Briefing talaga. May ano siya. Kailangan mo siyang i-process yung experience mo. And try to create something out of it. I don't know. Ako lang. Ganun lang ako. I don't find my experiences empty. Kanina, parang na-mention mo na na hindi magical solution ang open. Kunwari, kumbaga sa, ano, yung mga mag-asawa na shaky, rocky yung marriage, yes, yung solution nila is magdagdag ng anak. Yun, parang hindi siya, parang band-aid siya na, ito na naman tayo, para siyang Vulcasil na tinapal mo sa buta. True. So, pag bumagyo, magdilik at magdilik yan. So, ano masasabi mo about... Sponsoran ka na ba ng Vulcasil? Hindi pa. Sabi kasi, may nagsabi sa akin na, paano mo makukuha yung Vulcasil na sponsor? Eh, parang negative yung pagpipaint natin sa kanila. Diba? Parang sinisiraan natin sila. So, sabagay. Ang sabi ko lang, Vulcasil people, kung nakikinig kayo, all press is good press. tama. Diba? Oh. Sa bubong naman yung pinag-uusapan. Ay, iba yung bubong. Charot. Malay nyo, I mean, kunwari, yung mga listeners ng The Pechay Show, nag-sex sa counter ng sink or sa bathroom, tas may nasira silang pipe. Anong maisip nila? Vulcasil. Kaya nga. Oo. Disponsoran diba? Nyo na po kami. Oo. I mean, ang daming mga nabubutas na pipes. Maraming use ang Vulcasil. Oo. So, go na. Quick fix ba? Yung mga taong ginagawang, pag wala na silang maisip na paano i-fix yung relationship nila, mag-open relationship na lang tayo. Oo. A quick fix ba siya? Ay, yung question, quick fix. Oo. No, definitely not. Definitely not. Kunwari, parang, may problema ang relationship. Open na relationship. Hindi siya ganon. Una, very specific yung issues na kayang solusyonan nung ganong kasing
Oo. Kung yung problema nyo, eh, financially, I mean, hindi... Oh my God. Solution, oo, hindi solution yung open relationship. Gaya nga na sabi ko sa umpisa, hindi ko nakikita yung open relationship na solusyon. Nakikita ko lang, nakikita ko siya na a totally different relationship model versus monogamy. So, it's still a relationship model. Iba lang yung challenges, iba lang yung issues. So, kung from a monogamous relationship, nag-transition kayo sa open relationship, expect na may mga issues pa din. Yes, yung mga problema nyo doon sa previous model nyo, which is yung strictly monogamous, pwedeng ma-resolve. But expect na eventually, mag-emerge yung ibang issues naman nitong setup na to. So, like I said, kailangan ng pag-uusap lagi. Communication, dialogue. Yes. Kasi, ganun lang talaga. I mean, anumang klaseng relationship meron kayo, anumang klaseng relationship sa mundo, friendship, relationship, romantic relationship, yeah, family, communication, mahalaga siya. Oh. Para ma-fix yung mga solution. Minsan nga, hindi nyo na kailangang mag-open relationship just to solve yung issues sa monogamous relationship nyo. You don't have to be in an open relationship to solve those issues. Baka dun pa lang sa kung meron kayo, masolusyonan yun na. Baka sabi ni partner mo, gusto kong itry to kaso ayaw mo ganyan, but di mo buksan yung isip mo, try mo kung ano man pumipigil sa iyo, isang tabi mo kaya muna, mo naman kaya mo naman pala mag-anal. Kaya mo naman palang parang iihiyan mo siya. Golden shower ganun, kaya mo naman palang kagatin yung nipple niya ganyan. Di ko alam kung ano man yung kink na meron. Diba? May mga nipple cream naman sa botika. Oo. Lanolin po ang solusyon. True. So, yun. Okay. Hindi siya saka, band-aid solution. Oo, yun nga. Mm-hmm. Parang siguro kung may isang takeaway sa episode na to, ang open relationship ay hindi dapat tignan as a solution to something that is broken. Oo. It is something na dapat gusto nyo parehong i-try and experience para dun sa mga pwede niyang i-offer, hindi para sa pwede niyang i-fix. Yes. At ito pa, isipin mo, ito parang imagine nyo lang, may isang couple for 10 years magkasama sila, then biglan lang i-open yung relationship nila. For 10 years, wala silang ganung freedom, then you bibigyan mo sila ng ganung freedom. Trust me, depende kung ano yung klaseng relationship yung na-build nyo sa loob ng 10 years na yun, kung gano'n ba katatag yun, may chance na mag-fall apart siya kapag pumasok kayo sa open relationship. Hindi kayo prepared kung may mga bagay na magkamali kayo sa ibang mga bagay, ganyan. I mean, isipin nyo yung dalawang tao na nakulong dun sa relationship nila sa ganung kahabang panahon, tapos biglang mong bibigyan ng freedom. May tendency na parang, ano yung mga yan? Parang siyang mga baboy na nakawala sa koral. May ganun. Before you do it, you should make sure na matatag yung glue na nagbabind sa inyo. Otherwise, gumawa lang kayo ng paraan para masira yung isa't isa, ganyan. So, yeah, parang before you do it, I mean, lahat naman, before you do it, pag-usapan nyo. Laging mag-usap. Oo, practice. Parang kunwari, may jowa ka, tapos marami kang kinks na gustong i-try, pero bago pa lang kayo. So parang, syempre, yung unang sex nyo, medyo vanilla na yan. Kasi check nyo muna kung compatible kayo. Oo. Hindi naman pwede yung parang kakasagot lang sa'yo ng babae, tapos biglang nilagay mo siya sa cage. Alam mo yun, parang process. Sabihin na natin yung couple na nakikinig dito, willing to communicate, willing to to open their minds and try stuff. Ano yung mga kailangan na traits or characteristics na meron siya at yung partner niya to become successful sa ganitong relationship model? Number one talaga, kailangan good communicators kayo, kailangan honest, kailangan din ng understanding, like not for the other person, na may times na parang expect nyo na may times na makaka-break siya ng isa sa mga rules nyo.
tanungin mo siya kung anong nangyari, but may lapse na ganon. So, kailangan ng understanding. Kailangan you allow your partners. Yung behavior niya, parang itrato mo siya parang bata. Pag kasi bata, parang iniintindi namin. Ay, kasi bata ako. Ganyan. Parang intindihin mo na gano'n na yung partner mo. Parang trato mo siyang bata pag nagkakamali siya na, ba't mo ginawa yun? Kausapin mo siya, ganyan. Kasi pag tinrato mo siyang adult, isipin mo, dapat lahat ang ginagawa niya tama. Eh, hindi gano'n. Nagkakamali pa din siya. So, kailangan malawak na pag-unawa ng mga tao na involved. Kailangan din maging rational. Hindi porke mare, tas parang hindi okay sa sa'yo, sa nararamdaman mo, parang you let your emotions, parang you become a slave of your emotions, so parang magalit ka, parang clouded na judgment mo ng emotions mo. So be rational, be sensitive. Rational. You have to be rational. Sensitive siguro. Oo, parang sensitive na... I mean, sensitive sa, in the sense na baka yung point of view mo, hindi same sa partner mo. Oo. True. Oo. Yun nga, talaga, sa akin talaga pinamahalaga yung good communicators kayo. Yeah. Kahit saan naman. Kahit saan kasi, kahit yung mga traits kasi na yan, magpa-follow, ano, they will follow. Kung kaya nyong pag-usapan lahat. At nag-uusap kayo ng, you come from a place of curiosity, hindi yung parang judgment ka agad. Parang tinanong ko din to kay Trisha o ba, no? Doon sa, tinanong ko siya, ano yung mga parang traits na would make a good BDSM player. Tapos, nung nagdi-discuss siya, tapos parang na-realize namin na, kahit saan naman, parang basically just be a good person and, alam mo yun, just be decent, just be kind, ganyan. Ito pa pala. May hindi tayo napag-usapan pero mahalaga siya. Kasi kapag nakipag-sex ka sa iba, yung isang tao, may, hindi ko alam kung meron bang divide dito sa, kung may discussion ba, may debate ba sa topic na to. Kailangan ba yung ka-sex mo aware siya na you're in an open relationship? Yung ka-sex nyo na iba? Is it required na sabihin sa kanya or hindi ba kailangan kasi it's just a one-time thing? Right. Although, syempre, may posibilidad na paano pag ano, ma-in-love, ganun. Hindi ko alam kung may debate ba dyan, may discussion, may ethical dilemma ba dyan. I think meron. Kasi ako, honestly, I'm, nafe-feel ko, maraming magsasabi, dapat i-inform mo. Ako, I always like playing the devil's advocate. Para sa akin, may times na pwedeng inform. May times na it's totally okay na hindi inform. Yeah. Yung stand ko doon, case-to-case basis siya, I'm sure may mga magre-react na parang, ay, it's not ethical kasi dapat inform mo siya. Para sa akin, it's not that simple. Depende siya. For me lang. Hindi ko alam sa'yo. Ikaw. Anong ako, siguro. Opinion mo? Hindi, agree ako na hindi. Hindi siya isang sagot lang. Parang depende siya sa sino at kung ano yung relationship mo dun sa taong. Kasi parang iniisip ko back in my casual dating years. Decades? hindi siya something na kinoconsider ko na i-divulge sa kung sino man yung i-date ko that day. And I think kung ganun yung setup, na may partner ako tapos open relationship kami tapos may mga hookups ako sa side, I probably won't tell them kung sex yung habol ko. But if nafe-feel ko may tendency that lalalim yung relationship or I'm getting to know that person beyond sex, posible na sasabihin ko yon just to be fair sa kanya kasi paano kung minahal niya ako bigla. Tapos just get your parang kinocover mo yung basis mo na bakit di mo sinabi sa akin? Tsaka, parang yun yung kind thing to do na bago pa lumalim yung relationship ninyo. True. Ganyan. Ano siya? So, pareho tayo na actually totally 100% agree ako dun sa sinabi mo. It's a case-to-case basis. Hindi ko sasabihin na hindi siya yes or no for me. Oo, yung sagot. Mayroon naman. At
eto, I'm gonna be brutally honest. Ayoko kasi nakang pabullshitan. I mean, huwag na tayong matatanda na tayo. Huwag tayong mabullshit. Kapag na gusto mo yung pag-sex sa iba, you're acting on your desire. Yes, you're sexually objectifying that person na gusto mo makasex. It's what it is. Ganun din siya. Especially kung sex lang talaga. Parang you're objectifying each other. Parang you're treating that person as an object of your desire. Yeah. Yung, parang gusto niyong gamitin, gusto mo siyang gamitin para ma-fulfill yung desire mo. At ganun din siya, di ba? Parang kumbaga, nagagamitan kayo. And that's reality. Kahit anong, gaano ka rainbow-colored yung length mo na pagtingin mo sa mundo, it's what it is. My God, hindi ko alam ilang lalaki yung mga kinamit ko lang. Oo. Ngayon, diba? It's ako, fine! Oo, kaya ako sinabi yon kasi kung sasabihin ko na, lagi na parang nasa open relationship ako, then it will break the fantasy. It will... it's kind of. May ano siya dun sa desire, may epekto siya. Parang nilalagay mo yung personal mong buhay dun sa... Kasi... Alam mo yun? Ano yung sinasabi ko? Kasi parang, kaya minit mo yung tao na yon, gusto mo mag-exist sa isang bubble na kahit na temporary lang, exactly. yung desire and fantasy, sila lang yung nag-exist doon. Exactly. So, if ikukwento mo yung career mo, true, yung mga true problema mo ng jowa nyo, nag-away kayo kanina, so minit mo siya, edi wala na. Parang kung may boner na matay na... Ganun lang yun. Easy-peasy. Totoo. So, ako, ang sagot ko, kung may ganun mang ethical dilemma, sorry, hindi ako, kahit kailan hindi ako moralist talaga na tao. Parang I judge based on ano ba yung sitwasyon? Ano ba yung sitwasyon? Mm-hmm. Ano ba yung gusto nating outcome? So, yep. Ngayon, ang outcome natin, pleasure. Yung gusto lang naman natin, di ba? Pag may sex capades ka na gusto, you want to maximize the pleasure. That's the point. Yes. You don't want to be in a relationship with that person. Why do I have to treat him like a human being? No, I'm gonna treat him like a sexual object because I want to maximize the pleasure. At sana, ganun din siya. I mean, gamitin niya ako. Kung anong gusto niyang gawin sa akin, gawin niya. I-treat niya ako na object din para ma-fulfill niya yung pleasure niya. Yun yung point nung ano, yun yung point ng sex capades na ganun, mga pakipag-sex sa iba. Diba? So, you don't have to treat everyone na parang, paano yung feelings niya? Is it ethical? Bahala kayo sa buhay niyo kung gusto niyo ganun. Hey, pati nga lang. Mag-guidance counselor ka na lang. Ganyan yung pananaw mo sa buhay. Diba? Mag-madre ka na lang. Again, diba? Case-to-case basis nga. Kung sex lang, sex lang. Huwag na nating pahirapan. Oo, so, ganun lang talaga siya. Huwag na yung parang, kawawa naman siya, in-objectify siya. Ang saya kaya kung objectify, charot. ako parang lagi yung sasabi, true, masaya mag-objectify. Masarap i-objectify ng tao. Diba? Madalang ako mag-objectify ng iba, pero I would imagine na masarap yung feeling. I mean, gusto ko siyang nare-receive. I mean, minsan, May line kasi. May line ng nababastos ka and yung nabuboost yung ego mo. So, minsan, masaya siya kasi parang, okay. I mean, alam naman natin lahat, ayoko sa good boy image, di ba? Parang ever since, animalistic. Oo, di ba sinabi ko naman, parang gusto kong babastosin ko. Parang dapat nasa ano mo yan, nasa number one rule, huwag niyo akong igala. Please, no respect. Hoy, ano ka ba? Wala na akong dating app. Please, don't respect me. Treat me like an object. Treat me like a bitch. Oo. Diba? I can. Ano to? Oo. Yeah. Iba kasi may manay pag-sex, tapos may love sila. I mean, guys, pag umpisa pa lang, sinabi nung kasex nyo, sex lang to, tapos na-inlove ka, responsibilidad mo yan. Hindi niya responsibilidad yan. Gaano man niya ginalingan, gaano ka man niya pinaramdam sa'yo na parang ikaw na yung pinakamasarap na tao sa mundo, gaano man niya napunan yung pagkukulang ng parents mo sa pagmamahal sa'yo. Kung basta clear siya sa umpisa, ito yung meron niya, tapos ikaw na in love ka, responsibilidad mo yon. Hindi dapat mag-suffer yung tao na yon kasi naging clear siya sa'yo umpisa pa lang. So, dun sa mga tao na hindi kayang separate, segregate yung dalawa,
parang ang dami na nating pag-usapan, pero meron pa bang mga misconceptions kang naiisip na, kunwari, kapag may random people from work or family or friends na sinabihan, nasabihan mo na, uy, na open relationship kami ng partner ko ngayon. May mga parang prejudice sila na hindi laging tama. Swak. Oo. Wala akong masyadong account kasi so parang sa'yo ko lang yata nasa-share yung mga sex private okay. O private keme ko. So wala pa masyadong reaction na nare-receive. So yung mga alam ko lang, base sa media, sa mga ano, I'm hindi ako sure kung accurate sila. Yung ano, parang hindi nyo na mahal isa't isa. Siguro, malaki yun. Parang, ay baka parang hindi nyo na ano, mahal yung isa't isa, ganun. Parang, kaya yung ginagawa yan. Parang, no, hindi siya totoo. Kasi parang, ngayon kasi, parang nasa relationship ako. Tapos parang, minsan, nag-aano kami, papamassage with the happy ending. Nagpapaganon kami. Tapos, tinatanong ko siya, okay, alam, ano sila, ano kami pareho, parang aware kami pareho na ganon, may happy ending, ganyan. Parang tatanungin ko siya, do you love me less now that, ano, na ginakul ka ng iba, ganyan, tapos nilabasan ka, ganyan. Hindi. It's the same, ganon pa din, pero yun lang, parang hindi na horny, na-fulfill yung desire mo. So, yeah. Yun, hindi siya totoo na when you're in an open relationship or you express your sexual desires sa ibang tao, dahilan hindi mo na mahal yung partner mo, hindi siya totoo. Iba siya, iba yung love, iba yung desire. So yun usually naririnig ko na misconceptions. Ikaw ba may mga misconceptions ka na ano? Unang pumapasok sa isip ng tao is yung promiscuous ka kasi parang hindi insatiable yung desire mo na hindi enough isang partner mo. Or, pwede rin iniisip nila na baka hindi magaling sa kama yung jowa niya. Kaya parang nagkahanap sila ng iba. Parang ganon. Which is, hindi totoo. Pwede magaling sa kama yung jowa mo. Hindi mo lang, I mean, type yung type niya. Ganun. Parang hindi lang kayo, ano. Yung promiscuous. Ewan ko, parang napaka, ano lang yung term, napaka negative lang yung, ano oo, niya. Oo, di ba? Oo. So what? Di ba? Parang, actually, so who cares? Pero, parang, kasi nga nagpagsak sa madami, so? So, ingit kayo. Ingit kayo. Hindi magsak sa rin madami. My God. Oo. Negative. Yun yung ano ko lang doon. Okay. First of all, parang wala naman negative nga naman doon. Ang saya kaya, nasaktan ka ba? Nabawasan ba yung pera mo? Parang every time may pag-sex ako, may nawawalang 1,000 sa wallet mo. Or, diba? Parang, kapag ba nag-sex ako madami, nababawasan yung sex mo? Hindi, unlimited kaya. Oo, di ba? So, I mean, mga taong yun, reflect. Charot. Mag-reflect kayo sa mga judgments nyo. Baka, minsan kasi may projection, di ba? Yung defense mechanism na parang, gusto mo din siya. Gusto din nilang ito eh. Feeling ko yung mga nag-unfriend sa akin sa Facebook kasi nag-out ako na chicks na yung gusto ko, nababawasan yung friends ko. Sa tingin mo mga lalaki sila? Hindi ko masabi kasi parang may mga lalaki na mas tumindi yung hype nila sa akin. Oo, pag-nanas. Nung ganun. Oo. Hindi ko rin alam. Tapos yung iba naman, parang sila mismo, fin-friendzone nila yung sarili nila. Alam mo yun? Yung parang tinanggap nila yung tadhana na boobs yung hanap ko. Parang, okay. Pag nilinis niya mag-isa yung sarili niya, yung friends list mo. Sabihin na that may mga nakinig dito. Tapos yung reaction nila or yung takeaway nila is, okay, para siyang, ang open relationship is something na parang reasonable and logical and possibly fun thing na pwede namin i-try ng partner ko. And curious kami na i-try siya. Paano sila mag-uumpisa? OMG. Ang totoo lang, parang wala akong magandang advice kasi sa akin hindi siya nag-start ng maayos. Di ba parang tinago ko siya, ganyan. Hindi siya nag-start. Sa reverse siya nag-start. Oo, feeling ko hindi ako yung
hindi ako qualified na siguro ang ano lang, kung pareho silang nakinig dito sa podcast na to at habang nakikinig sila sinasabi na napapatango sila pareho, mag-start sila sa pag-uusap like what did what are your thoughts, ganun muna siguro, parang i-unpack nyo muna yung mga thoughts nyo. Yeah, lahat, be open about it. Sabihin nyo lahat. Walang itinatago. Huwag kayong magtago ng kahit anong nasa isip nyo. Yeah. Ano yung mga concerns? Ano yung mga nakita nyo positive? Ganun pwedeng mag-start. Ako talaga, communication talaga pagdating sa mga ganyan. Pag relationships, communication talaga. Yep. Yun lang talaga. Huwag nyong expect na parang nababasa ng partner mo yung iniisip mo kasi hindi talaga. Oo. Madidisappoint ka. Matutulog kang malungkot. Madidisappoint ka. Ma-hurt ka. Kung i-assume mo na lahat ng nafe-feel mo, lahat ng iniisip mo, alam niya. You have to communicate. And when you communicate, as much as possible, be direct to the point. Parang nag-start ka na, mag-pag-communicate ka na. Pero parang, back and forth ka or gumagamit ka ng mga vague words kasi hindi mo masabi ng diretso. Yung ending, iba na naman yung interpretasyon niya. So parang, epic yung nangyari, di ba? Or baka ma-worsen pa yung situation. Siguro, may simpleng ano, ako parang yung ginagawa ko, pag nag-uusap kami, ganito kami mag-uusap, parang, may sasabihin ako, pero huwag kang magagalit. Promise muna, may ganun muna kaming ano. So, emotionally prepared kami of what's to come. At least aware kayo na yung sasabihin niya, medyo explosive, pwede kang ma-hurt, pero aware ka. Kesa dun sa parang bigla niyang chok, pero hindi ka prepared. Yeah. So, alam niya, parang communicate lang kayo na parang itrato niyo ang isa't isa na parang mga bata. Kasi pag tinatrato niyo yung bata, parang pag nagko-communicate ka sa bata kasi parang, di ba? Parang kung assume na alam niya agad. Oo, ganon. Tapos yung tone, di ba? Pag nakinakusap mo yung bata, yung tone, friendly, hindi siya itreat mo na bata. Uh-oh. I think isa yan sa mga na-appreciate ko with same-sex relationships. Kasi with guys before, I mean straight guys ha, parang napaka-minimal ng honesty sa communication if they're man. Tapos parang lahat, either tinatago nila or hindi na lang nila sasabihin. Tapos one day puputok yung bulkan. Kasi ngayon, parang every time partner ko may ayaw siya, maliit man yan o or malaking bagay. Mm-mm. Kung hindi man in the moment, parang papalipasin mo na yung kung bad trip ka, ganyan. But make sure na bago kayo matulog, she would tell me na ayoko yung ganito, ganyan. Kasi ganito yung na-feel ko. Tapos parang, yun yung lesson number one na nakuha ko dito. And I think parang nagiging habit na siya after a while. Kasi hindi rin ako sanay sa super, super open communication na lahat ng nararamdaman ko, sinasabi ko. Pero ang sarap pala ng pakiramdam. Wala kayong baggage na kahit isang araw lang yung lumipas, walang kahit na anong mabigat. Parang wala yung mga passive-aggressive na parang tampo. Alam mo yung parang hindi mo sinasabi. Yung isa nagtataka, ano problema? Ganon, parang ano siya. Yeah. Sabi, okay, so, ganito pala yung isang mature relationship. Two kids finally later. So, dun ko lang. Diba? Nakapag-date. Dating life natin, ano, ang dami natin nakadate. Akala natin, ang mature natin lagi, every time. Parang, alam mo, nakipag-date ka, tapos parang nag-break ka, tapos may bago kang relationship. Mature na ako, ganyan. At tapos nalang tingin sa dami ko ng life experiences. Pwede na ako magpayo sa iba. Parang ganyan. Tapos parang, ilang taon na, 31 na ako, tapos parang, I meet someone, tapos parang mas marami pa siyang natuturo sa akin kahit nasa bata siya sa akin. Diba? Touch is life. I think, ano din, no? Kasi kanina yung parang yung scenario natin, parehas nilang napakinggan yung podcast. Mm-mm. Tapos, pero what if yung isa lang yung nakinig? Ayan yun. Paano niya, so parang may mga advice na siyang nakuha, may idea na siya. Yung isa, sabi natin, totally
never niyang kinonsider, never niyang iniisip, never pumasok sa isip niya na pa isa siyang bagay na itatry niya eventually. Paano sila mag-a-approach sa jowa nila? Oh my gosh. Ayoko maging cause ng breakups. Bahala ka sa buhay niya. Kung, charot. Mahirap yan. Parang, alam mo yan, parang hayop ka. Parang ilagay ako sa ganitong posisyon na parang nakasalalay sa akin yung... Oh my God, naalala ko lahat ng mga tinanong mo sa akin na compromising sa akin dignidad. Diba? So, tama lang. Okay. Kung nakikinig ka sa podcast na to, tapos parang na-realize mo na gusto mong itry pero hindi ka, natatakot ka kasi hindi alam ng partner mo, ganyan. Well, siguro una yung wag mo umpisahan sa open relationship discussion. Pag-usapan mo muna yung mga issues. Yung concerns mo sa relationship. Doon kayo mag-start, like horny ako ganyan kasi lagi kang pagod, or gusto kong patakan mo ako ng kandila ganyan kasi ayaw mo ng ganung keme, gusto mo itry yung BDSM kasi hindi mo ano. Pwede mag-start muna kayo dun sa ganung conversation na ano, dun sa mga issues, huwag ka agad dun sa open relationship. Kasi dapat unti-untiin mo siya kasi sabi ko nga parang hindi siya ganun. Kung bigla, hindi lahat kayang i-take kaagad na parang, hindi lahat open-minded, hindi lahat ano. Iyon, tapos, tingnan mo maging reaction ng partner mo kung ano yung sagot niya dun sa mga issues na yon, ano yung ano. And somewhere dun sa process of parang opening up sa kanya, or kasi I'm sure yung process na yan, hindi lang yan isang upuan. Pwedeng ilang araw yan na pinag-iisipan nyo, pinag-uusapan nyo. Alam mo, parang huwag mo lahat ibuhos sa kanya lahat ng information na meron ka sa isang isipan. Unti-untiin mo muna. Bigyan mo siya ng oras para pag-isipan mga ganyan. And then, just ako sa, feeling ko... Sa trabaho nga, kapag nag-resign ka, 30-day notice. So, bago mo ibiglang ibuyang, bigyan mo siya ng time, i-process muna yung mga information na ano. Tapos, ako ha, feeling ko nakakatulong na kung may kakilala kayo na may open relationship, na couple, alam nyo, try nyong kausapin, hingi ng advice. Ganon. Maganda minsan na may tao na objective. From pwede nyong hingan ng information. Try nyo na ganon. Ako personally, gagawin ko. Kung nandun ako sa ganong sitwasyon, huwag mong bigla eh. Huwag mong ano yan. Kasi baka naman, ano, parang, ay, shit, kakausapin ko si jowa ko o ganyan. Tapos biglang, nilista mo na yung rules mo. Kaya nga. Alam mo yun? True. Tapos eto pa, parang dun, throughout the process, you have to assure the jowa na parang you're not doing it because you want to, because you don't want the relationship anymore. You have to assure them that you're doing it because you want to save the relationship. Yun yung ano. Sabi nga nila, kung sino yung may guts na i-bring up yung ganung discussion sa partner niya, siya yung nagke-care dun sa relationship. Kasi, he's willing to parang explore mga ganitong pwedeng explore to save the relationship. Kasi alam niya na kapag hindi niya yung ginawa, may chance na mag-fall apart yung relationship. Right. So, assure the partner na parang you're not doing it because you hate her, you don't love her anymore. Assure mo siya lagi. Kailangan ng reassurance na yan, promise, throughout the process. Hey, mahalaga. Kasi, kasi imagine mo, parang for the longest time, parang ikaw yung tahanan niya. And now, you're saying na gusto mong, na ikaw na home niya, gusto mong may mga paminsan-minsan. Nirerentahan ka ng apartment. Oo, nirerentahan ka. Exactly, nirerentahan ka ng iba. So, di maano yon? It's mahirap yon. So, ayun, tiyagain mo lang and be understanding kasi hindi siya madali, gaya ng sinabi ko, hindi siya madali. Dun sa naman kay partner na sinabihan ng ganon. Oo. Girl, boy, kung ano ka man, kung sino ka man dun sa ano. Kapag nag-communicate sa'yo yung partner mo na ganon,
I think it's a good sign. Oh, it's a good sign. Masakit siya, yes. But it's a good sign kasi he's trying to make the relationship work. He's trying to do something to save your relationship. So huwag kang maging masyadong harsh. Be understanding. Buksan mo din yung isip mo. Mahal kang tao, kaya niya ginawa yun. Kasi kung hindi kanya mahal, hiwalayin ka na lang niya. Diba? Hiwalayin ka na lang niya. Pero hindi kanya hiniwalayan. Ang gusto niya, he wants to stay with you. But at the same time, he's an individual. He's a human being. He has desires. And, you know, kung iiwan mo lang yung desires na yan sa kanya, hindi mo siya hayaan na i-express yan, magmamanifest yan sa ibang bagay na hindi maganda. Ayun, maging ano kayo? Have an open communication lang. Be honest. Be honest with your feelings. Huwag kayong magsakitan sa mga salita. Yun pa. Na parang may usual sasabihin mo, anong kulang sa akin? Ano sa akin? Am I not enough? So, is love not tayo. Enough? Hindi to rom-com. Hindi to telenovela. Totoong buhay to. Totoong tao kayo. Hindi kayo parang 2D character sa TV na parang caricature ng kung ano man. Totoong tao kayo na complex kayo. True. So, treat each other na parang complex individuals. Huwag niyong i-simplify yung isa't isa. Ano mo yun? Kaagad. Na i-judge niyo kaagad na, ay, malandi ka kasi. Ay, ano ka? Babaero ka kasi. Ay, hindi ba kasi? Ganyan. Hindi siya. It's not that simple. Complex kayo. So, yun. Ganun yung ano ko. Ganun kayo mag-start. Yun. Agree naman ako doon. Tapos kapag kumare, naging maayos yung usapan. Oo. Na nakinig yung isa't isa. Tapos naging honest kayo, nag-express kayo ng mga nafe-feel nyo, mga kinakatakutan nyo, mga gusto nyo mangyari or whatever. Then, parang once na nag-sync in na sa inyong dalawa, saka nyo pag-usapan yung protocol or... parang pandemic protocol. Parang mag-establish kayo ng ground rules kung meron, like yung pinag-usapan kanina. Mag-establish kayo ng emotional boundaries kung meron. If you wanna be 100% transparent or gusto niyo lang yung nagpapaalam lang kayo na may date ako bukas tapos wala nang ibang details or kung gusto niyo totally walang sabihan sa isa't isa, parang kanya-kanya kayo. Tapos at the same time, besides doon, gusto niyo din pag-usapan yung mga do's and don'ts niyo pagdating sa sex and physical stuff kasi yung isa't isa parang yung uwian nyo eh. So parang may, alam nyo yun, parang may right pa rin kayo sa katawan ng isa't isa. True. Somehow. Exactly. Huwag nyo kakalimutan. Tapos yun. True. Totoo yun. Tapos dapat kapag nag-list down kayo naman, make sure na parehas kayong agree. Parang nasa same line. Walang napipilitan, walang alam mo yun, parang umuo lang tapos hindi naman talaga niya gusto. So, ayun. Mahalaga yun. Mahalaga yung ka pero hindi naman talaga, promise, mahalaga yun. Meron ka pa bang final words sa ating listeners about open? Kahit ano, since parang ang tagal mong nawala. Ano ba? Siguro final words ko, in general lang, sa mga lahat ng couples out there, charot. Mga couples lang. Nagsasalita ako ngayon, parang ang dami kong alam, pero hindi siya totoo. Actually, I've made a lot of mistakes. I've made a lot of rash decisions na hindi ko pinag-isipan, and it led to parang results na ayoko. And I take responsibility for them kasi they were my actions. Ako yung pasimuno noon. So sa mga couples na doon, saan nyo man dalhin yung relationship nyo, make sure na anuman maging result, para you take responsibility for it. Parang wag kayong mag-blame. Huwag niyong i-blame ang isa't isa, ganyan. Ito, sa mga monogamous couple, gaya ng sinabi ko kanina, yung open relationship, hindi siya solusyon sa mga problema. Minsan, hindi nyo siya kailangan para i-fix yung relationship nyo. Kung sa tingin nyo, kailangan nyo siya, you have to
communicate. Mag-communicate lang kayo. And, ano pa, wala akong masabing wise. Kasi, di ako wise talaga. Grabe naman yung wise. Actually, parang ano din, dami ko rin, ano, parang real na ano. Dami ko rin kasing mistakes, pagkakamali. But, you know, life goes on. May quote kasi akong gusto na, ano, parang i-share. If you want endless repetition, see a lot of different people. But if you want infinite variety, stay with one. So, I'm not promoting hindi siya way to para i-promote yung monogamy. Sinasabi ko to kasi minsan kasi parang sa totoo lang, kaya lang natin gusto may pag-sex sa iba kasi we just want an escape from what we have become, which is not necessarily negative, diba? Parang okay, naging tatay ka na, pero minsan gusto mong maging ganito. You want to be an object of desire for another guy or girl. Gusto mo ding maging ganito, gusto mo ding maging ganyan. Sometimes you don't have to look for another person to achieve that. Minsan pwede nyo tong gawin ng partner nyo. Like, leave some mystery between the two of you. You can explore mga other ways like role playing, mga spicing up your sex life, ganun. Kung ako, yung open relationship, it's the last option siguro na pwede nyong gawin. Try nyo munang i-exhaust lahat ng meron kayo, lahat ng pwede nyong gawin sa inyong dalawa bago nyo gawin yun. And trust me, madami. Sabi nga nung quote, parang you can always rewrite your story, kayong dalawa sa relationship. You can always rewrite your roles in your relationship. Laging bago. Kaya yung gawin. It just take a lot of work. Ngayon, kung halin yung isa't isa, you have to be willing to do the work. Yun, open relationship, it's the last option, but you can save the relationship kahit kayo lang dalawa and exhaust whatever options you have. When you jump from one person to another, there's a chance na parang yung magiging experience mo sa kanila pare-pareho. Pero if you stay with one person for the rest of your life, syempre nagsasawa kayo, you will try to innovate, you will try to explore. Kasi you need to save the relationship. So there's innovation, in a monogamous relationship. And ako to, parang sinasabi ko na parang polyamorous ako. Pero here I am seeing the worth of being in a monogamous relationship. Which is, di naman porke, di ba? Di naman porke, ganun, polyamorous ako, parang hindi ko nakita yung value. I see the value. So yun, try to exhaust all your options and open relationship. Is the last option. Should be right. The last option. Tuwa lang ako kasi parang nare-realize ko yung growth natin individually during the course ng podcast. Course ng pandemic. Kasi yun din naman yung age ng show. Parehas, sabay sila eh. Kasi parang, I think, season 1 and maybe pati season 2, puro tayo pro casual sex. Pro multiple partners. Mm-hmm. Tapos ako anti relationships, anti pag-ibig ganyan. Tapos nung pumasok yung season na to, sobrang tonal change na nag-shift talaga siya na nandito tayo sa finale. Ang topic ay open relationships pero hina-highlight natin yung mga pros ng monogamy and being honest, being communicative with your partner. Yes. Working things out bago kayo mag-meet ng other people. true. Parang the topic is open relationship but we're saying na parang it's the last option. Exhaust what you have. Diba? Feeling ko nag-mature tayo in the span of ilang months. Months. Ang dami nangyari pero parang ang bilis din ng panahon. True. I think we talked about a lot na points na medyo interesting and sana makatulong sa maraming tao kasi feeling ko maraming nagko-consider ng ay wait lang, mabilis lang. Dagdag ko lang, try nyo din na yung kung gusto niyo spice up yung sex life, try nyo mag-threesome. Kayong dalawa, kasama kayo and then another person. Try nyo din. Kasi at least doon
nandun kayo pareho, pareho kayong involved. And, di ba, try nyo din. Try nyo din yon. It's something new. It's fun. It's fun. You will assume different roles. It's a break from the monotony. Yes. Try nyo. Yun yung, dagdag ko lang, dun sa ano ko. Oo. Add ko lang dyan sa threesome na yan. Make sure na yung third person is parehas ninyong gusto. As in, may desire kayo para sa taong yan. Uh-oh. Kasi it's gonna work. Nung maganda. So yun, ganun. Ang daming ways, guys. Sobrang dami. Oo. Pakinggan nyo yung... creative. Pakinggan nyo lahat ng episodes namin so far. Marami dyan. Yeah, you don't need to open the relationship. You just have to be creative. Alam mo yun? Parang... Kasi tulad ng sinabi mo kanina, lahat tayo, we are very complex creatures. Kunwari, titignan mo ko, is parang napaka-inosente ko, napaka-batang tignan, napaka-hindi makabasag pinggan. Tapos if you friend mo ko sa Facebook, tapos puro sex. Tapos isipin mo, nangwawasak ako ng guys. Tapos parang behind closed doors pala, alam mo yun, it's another layer of... Basta, alam mo yun, parang ang dami kasing pwedeng lumabas sa isang tao. Hindi lang siya isang... What we're saying is, just keep exploring both self-exploration or mutual exploration with your partner. Super important and effective sa pag-build ng relationship. Mm-hmm. Magandang wrap-up yun ng episode. Pero bago kami umalis... Ang weird ng episode na to kasi parang nag-start tayo, parang super endorsement siya of open relationship. Tapos yung ending biglang, ay guys, wag pala. Yeah, i-maximize nyo muna yung meron kayo. Pinresent lang natin yung options nila. So in the end, sila pa rin yung mag-decide. Hugas kamay. Parang even within the episode, parang... Ang ano natin, bago yung may mature puso natin. Nag-grow tayo in a span of 1 hour and a half. hindi kasi talaga scripted ang The Pechay Show, promise. Para lang talaga wala kaming mag-usap. Script, never kami nag-script. Parang ano lang talaga siya, free-flowing conversation na in the moment, lumalabas yung mga ideas namin. Hindi talaga namin to, wala kami nililistang kahit ano. As in the moment, lumalabas. Nalala ko yung sex during pregnancy episode, tapos parang 20 minutes lang natin pinag-usapan yung sex. Yung 40 minutes, pinag-usapan lang natin si Aaron Taylor Johnson. Ayoko, nalala ko. Parang nila-life natin yung asawa niya. Tama ba? Oo, kasi nainggit tayo. Sorry. Kaya ako. Kasi parang insecure tayo. Parang ano bang wala sa akin? Taylor Johnson. Sino ba siya? Hindi pa, nilista pa natin lahat ng i-give up natin para sa kanya. No, parang pag nakita ko siya sa daan, magubad ako agad. Parang kahit, ako, kahit hindi pa ako wet, kahit duguin ako, go lang. Para sa kanya. Parang ako isip ko, willing ba akong i-eat ano, ang Christmas bonus ko? Ano ba, kahit isang buwang sweldo, go. For Aaron Taylor Johnson. So, babalik na naman tayo. Hindi, guys. Tignan niyo kasi yung mata niya. Ako yung mata talaga niya. Parang, kung mag-start ka sa mata. Boses niya. Ako, actually, lahat. True, lahat. Then, wait. Ganito. Ako, ganito ko siya na-imagine. Mabilis lang. Ganito ko siya na-imagine. Parang naka... focus yung camera sa mata niya, tapos mag-zoom out. Tapos parang mukha niya, that's perfect lahat. May pagka-baby face. Tapos biglang makita mo katawan niya. Yummy. Parang, diba, parang, oh my God. Tapos siya yung, parang yung buhok niya, yung tipo na ang sarap lamasin. Oo. Parang feeling ko, parang willing akong ihalo yung sperm niya sa ice cream. Tapos parang gagawin kong bingsu. A moment of silence. Magpaalam ka na kasi kung ano. To fantasizing. Pero ang gwapo talaga niya. Hot shot. Tsaka ganda ng poses niya. Ang swerte ng asawa niya. Perfect. Perfect siya talaga. Oo. Ang swerte ng asawa niya. Hindi ko i-edit to kasi kailangan malaman ng mundo kung nga natin siya gusto. Parang gusto kong pilitin yung asawa niya na mapumasok sa open relationship. Para lang magka-chance ako. Anyway, ang hirap i-pivot nung usapan.
Speaking of, wait, kaya ko to. Speaking of, of hot men, hindi ko alam. Thank you sa lahat ng bumoto sa akin. Oh, connection. Hot kayo. Oh, yung mga bumoto sa akin, sexy. Abangan nyo po yung awards thing. Oo, yung awards night is on December 13, I think. OMG. Sunday yata yun. I think ipapublish siya as an episode sa Facebook ng PPD. Hindi ko, as of now, wala pang may alam ng results. Pero, manalo matalo, it's an honor just to be nominated. So, thank you. Isipin mo, parang first year of, ano, parang starting a podcast, nominated ka kaagad sa Oscars. Oh my God. Philippine Oscars ng, ano. Oh my God. Parang nag-umpisa tayo, wala man tayong mic. Tapos parang hindi man natin, hindi ko man in-edit kapag ngumunguya ka. Alam mo yun, parang, wala tayong show notes, walang kahit na ano. True. So, thank you po ulit. So, yun, abangan nyo lang. Tapos, obviously, finale to ng season 3. So, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga nakinig pa rin kahit na sinolo ko yung season. Yes. And salamat sa lahat ng mga nakikinig every week. Kasi parang hindi ko inisip na mag-rank yung show, much less overseas. So, thank you sa mga nakikinig sa kahit na anong bansa pa kayo nandun. Pero special thank you sa mga taga-Canada, sa Italy, sa UAE. Alam kung saan man nag-rank yung show so far. Tapos pala, another milestone, as of the recording of this episode, we just hit 4,000 streams. So, maraming salamat. Thank you support sa mga ng support. Yes. Eventually, darating din si Vulcasil to support. Ay, oo. Yung talaga yung goal ng show na to. Feeling ko pag nakuha ko yung Vulcasil, tapos na. End ko na. That's it. Nandun yung goal mo. Parang, where do we go from here? Tsaka si Safeguard. Which, by the way, okay, gusto ko lang magpa-disclaimer bago mag-off-air for the rest of the year. Dun sa finale na, ay, ano ba yung, anong episode ba yun? Basta yung usapang ideal fuck buddy from season 2. Nag-list kami ng mga traits na gusto at ayaw namin sa isang FUBU. Tapos sinabi ko, ayaw ko yung amoy Safeguard yung titi. So, ang daming nag-react doon. Parang yun yung kung isang oras, dalawang oras ng episode na yun, yung bagay na yun, siya yung pinaka nag-resonate sa napakaraming lalaki na kasi amoy Safeguard sila. Kakausapin nila ako, tapos yun yung topic. Tapos parang may mga, ang dami nagtanggol kay Safeguard na guys from red. Germs. Yeah! At least, hindi ka or kasi, pangit kasi na na-generalize ko yung Safeguard is not sexy. Kasi parang, in my mind, nagbang set yung, sila. Oo, yun nga. Yung kasi iniisip, nung kasi ni-record, nung ni-record natin yun, yung iniisip ko is yung puting bar ng soap na classic. Ako din. Diba? Kasi yun yung ginamit nung mga na-experience ko. But, parang ang daming, ano, parang na-trigger na, huy, yung kasing floral scent, parang ang daming nag-TM sa akin na, sobrang, God. Kumakapit siya sa balat. So, after nyong mag-sex, tas naligo kayo, tas maglilinger yun. Lalaki yung mga to, ah. So, ngayon daw, dahil sa mga fun sexual escapades nila, na yun yung ginamit nilang sabon, every time na aawin nila yung sabon na yun, nata-turn on sila. So, for many people, ano siya, parang it's a pro. Tapos tinanong ko 'yan sa ibang alter girls, sa mga sa mga ibang babae. Tapos nag-agree sila na mabango yung Safeguard floral pink. tapos ito, nag-weekend getaway kami ng jowa ko. Tapos walang sabon yung Airbnb na ni-rent namin. Tapos pumili kami ng Safeguard floral pink. So kung nagalit ang Safeguard sa atin, ito yung official apology ng The Pechay Show. So, please, sponsoran niyo po kami. Kahit libreng sabon lang. Naniniwala ako na Floral scent. Enough na yun.
Yung pink. Yung liquid white, soap. Yung white kasi parang industrial... Kasi tal- oo, parang kasi sabihin natin, tumutsupaan ng titi tapos amoy ganun. Parang nalilinis uh-oh yung ano mo, throat. Pero parang napaka-clinical nung feeling. Hindi siya sexy feeling. Uh-oh. Diba? Uh-oh. So, ayun lang. Sex is supposed to be that. Yeah. Uh-oh. Pero maligo muna kayo bago kayo mag-sex kasi... dahil as sa much COVID. As possible. Safeguard floral scent. Yung pangsabon nyo sa mga titi nyo. Mm. Hindi siya turn uh-oh off. Safeguard floral and Vulcasil. Bukas ang aming mga DMs uh-oh para sa inyo. It's your time to shine. Kami ng care package. Oo, oh, oh, parang grab the chance na maging first brand partner podcast. Talagang utang na loob nila. Parang just a million, billion dollar industry sales, pero utang na loob. Ba? Parang, kawalan nyo yan, kawalan nyo yan. Sabihin ko lang, na itong buong season 3, I managed na hindi ako nagmakaawa sa kahit sinong brand nung mag-isa ako. Pero ngayong nandito ka, parang kumakapal talaga yung mukha ko na manghingi ng sponsorship. Hindi ko alam tapusin yung episode. So, thank you po for a fun 2020. The Pechay Show will come back January sa New Year. Mag-a-announce na lang kami sa socials. So, abangan nyo na lang. And kung hindi pa kayo nakapag-catch up, napakarami pong episodes and bonus episodes na pwedeng balik-balikan. Yes. And yun lang. Sana masabaw yung December nyo and yung holidays nyo. Gaya ng lagi namin sinasabi, ang saya-saya. Bye, Kapechay!